Okay, isang mabilis na update tayo sa BTC kahit medyo napaka-busy ko ngayon. Ang hirap mag-update kapag ang daming ginagawa, napakaraming project at hindi maka-update ng maayos, no. So, pero nakakita kasi tayo ng movement sa BTC sa ngayon. Inaabangan natin 'to, no. Na higher probability na magkakaroon tayo ng push up pa after natin magkaroon ng some sort of retest dito sa mga area nito, no. Retest, then inaabangan natin 'tong push up na 'to. Kung matatanda niyo yung last video, aso mga ilang days ago na yun. Tingnan natin. 4 days ago na. So, ganun talaga, no, kasi masyado busy ngayon. So, expect natin medyo hindi ako makapag-update. Pero ano to, no? Ano to pa rin naman, pasok pa rin naman sa TA natin na hinihintay lang natin gumalaw. Medyo mabagal lang ang galaw sa ngayon, masasabi ko. Dapat expected dito kung bullish tayo ng malakas talaga, dapat malakas din yung galaw nito, no? Pero medyo nagdadalawang isip pa rin sa tingin ko. Pero ito na, meron tayong pinag-usapan na may target pa to na at least around 37K. So breakout point dito, meron pa tayo hanggang dito sa area to. May possibility na na-reach na niya yung area, kasi hindi naman, itong linya naman na to, hindi naman actually perfect na dito yan. Pwedeng area of resistance yan, area of resistance dito, at potentially mag-reject to, no? Pero kapag nagkaroon tayo ng breakout dito, expect natin yung mga susunod na target ay dito na sa mga 38K. Kapag lumagpas pa tayo, malaking sign of bullishness yun. Kapag lumagpas tayo ng ganyan, retest, malaking sign of bullishness. So, papakita ko lang saglit, ha? So, meron tayong mga levels dyan na kailangan nating abangan, lalo na sa weekly. Punta tayong weekly, makapasok tayo sa taas ng, makakapasok tayo above dito, above dyan. Medyo nasa taas na tayo na itong area to, which is maganda, pero mas expect ko para magstay highly bullish tayo dito sa mga area to, no. Kahit medyo ma-reject tayo dito sa blue line na to, okay lang, basta itong puting to ma-break nya at mag-support dun, at dun na potentially baka mag-bull market na matindi. Okay, gusto ko lang ipakita sa inyo saglit nga lang, etong push up na to medyo masasabi ko mukhang exhausted na tong push up na to. Mukhang exhausted. So, inaabangan natin yung 5 wave count dito, no, na may potential na meron tayong leading diagonal, some sort of 1, 2, third wave, tapos meron tayong corrective move na some sort of ABCDE dito. Tapos fifth wave dito sa bandang 37K, no? Ayun yung inaabangan natin. So, ang una nating abang dito, potentially baka dito na, pero yun nga, meron tayong technical target ng flag dito, dapat mga bandang 37K pa, no? So, mukhang kakalabasan dito tayo banda, at least sa impulse wave theory. Check natin kung anong, kung tama ba sa fibs yan. So, alisin ko lang itong 5 wave counts natin, ha? Yan. At punta tayo ng 4 hours para mas makita natin maigi. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So banda dito yung yung 4th wave. So mula dito sa taas hanggang dito, 1.272 area. Lagpas na pala siya, no? So magandang sign pala to. So pag aayusin natin, pag sabihin natin, double check natin yung 3rd wave. So kung dito, meron pang 38K dito sa area nito, no. Pero wala pa tong third wave, no. Parang hindi pa third wave to. So may chance na etong push up na to, na meron tayong 1, 2, baka dito pa lang yung third wave, hindi natin masabi. At ang kakalabasan etong 1, 2, 3, 4, 5 na to, paparating na to, baka third wave pa lang to, no. May possibility na ganun kasi medyo mahaba 'to, no. Kasi ngayon to, ayan. Medyo mahaba 'tong part na 'to. Ayun, itong part na 'to medyo mahaba kumpara dito. Ayun, kumpara diyan. So pwede natin ma-expect medyo mahaba-haba rin yung third wave. Pwedeng ganun, hindi natin sure, okay? Pero sa nakikita natin, nasa matinding resistance 'to. Ito may matinding resistance 'tong area 'to. Ayun, ang area ng 36K hanggang 38K, no. Actually baka
baka hanggang 40k ata to, pero ang pinaka nakikita kong levels dito 36 hanggang 38k no, na zone of resistance. So kailangan lang natin mag-ingat in case na maging overly bullish tayo, kasi kung titingnan natin yung RSI natin sa 4 hours, meron tayong napatinding bearish divergence. So meron tayong bearish divergence dyan, meron tayong higher high, meron tayong lower high sa RSI sa 4 hours. Meron tayo sa daily, bearish divergence din. Meron tayong higher high sa price, higher high sa price, meron tayong lower high sa RSI. So medyo ano no, medyo marami nagbibigay na sign na medyo paubos na ang strength ng ano ng push na to. Kung titignan rin natin sa volume, ito nakalimutan ko to pag-usapan sa last video no. Teka lang na sisino ko. Excuse me. So madalas kapag meron tayong third wave, dun madalas ang pinakamalaking volume no. So makita natin dito, ito ang pinakamalaking volume sa buong structure na to no. Itong buong structure na to. Yan, at pag papunta tayo ng fifth wave, madalas ang volume pabagsak. No, o kaya diminishing volume, yung paunti nang paunti yung volume, ganyan yung volume. So makita natin meron tayong start ng ano ng first wave, potential na third wave dito sa area to no, potential. Di natin sure kung tama ba to no, kung ito ba yung first second. Ang problema dito, hindi nagbibigay ng magandang ano to no. Magandang wave count to para sa leading diagonal, parang hindi no. Kasi dapat paano kaya to? Kasi dapat ano no, tatlo lang to no, tatlong waves lang to. Pwede kaya maging 1 2 3 4 5 to para sa leading diagonal. Hindi natin masabi no. Pero in terms of ano no, in terms of corrective move, dapat ito yung second wave no, pero at the same time yung first wave hindi nagbibigay ng magandang sign para sa 5 waves no. So dapat 5 waves to. Ang problema lang hindi natin makita ang 5 waves. So kinakalabasan, mukhang dito ang ano ang first second no. So etong part na to medyo unsure, pero yun nga, pag may third wave dito tumataas ang probability na may third wave kapag may volume spike no. At mapapansin din natin dito habang nagpo-push up tayo, pabagsak ang volume natin no. So medyo ando doon yung sign of weakness, pero hindi pa pinapakita sa shorter time frame. Sa longer time frame, sa daily, meron na tayong mga signs of weakness no. Meron tayong bearish divergence, pero at the same time bullish pa rin to hanggat nasa ibabaw tayo ng 70 RSI, kasi pwede magstay above to ng matagal sa above ng 70 RSI. At hanggat nasa ibabaw tayo ng white line na to, bullish pa rin tayo. So ang minimum na expectation dito, mag-aaron ng correction no. Correction, minimum expectation lang no, na hindi ganong kaberry siyang kakalabas na expectation no. So may ganito lang kaliit, then bullish ulit 'yon. No? So ibig sabihin, ito yung mga tinatawag na pullback no. Pullback sa pagdagdag ng accumulation, mga ganon. Etong mga area to no, yung mga correction ang kakalabasan. Pero hindi pa natin sure ha. Hindi pa natin sure. Okay? Sa ngayon, alam lang natin na ang price action sa ngayon bullish, pero ang may binibigay na signs na mag-aaroon tayo ng some sort of hindi pa naman mag-aaroon, normal like may signs of weakness ang galaw ng pag-pump na ito, no? Or medyo diminishing na ang ano ang pag-pump nito. Kasi makikita natin sa volume at makikita natin sa RSI. Okay, so ano pa ba? Tignan natin ang ano ang ano tawag dito, total 2. Ang bagal mag-load ah, excluding BTC. So lahat ng altcoins to no. Lahat ng altcoins. So maganda to no, ang altcoins kasama ang Ethereum dito. Kaso medyo mababa pa to no. Pero puro pump to no, puro pump. Medyo magandang sign 'yon para sa masasabi natin some sort of bullishness sa altcoins.
ito yung problema, no? Ang BTC andi dito. So meron tayong range sa BTC na ganyan, no? Range sa BTC, ang BTC andi dito na. Ang altcoins nasa ilalim pa rin ng some sort of range na to, no? So napakarami pang time para makapag enter sa altcoins, no? Kung sabihin natin mauhuli tayo sa BTC, okay lang 'yun. Madalas ang BTC some sort of confirmation natin para sa bull market. Kapag na-confirm ng BTC ang bull market, doon tayo makapasok sa altcoins. Nang medyo mababa-baba pa ang prices ng altcoins. Madalas doon yung malalakas na gains sa altcoins, no? So tingin tayo ng actually kung hindi natin isasama ang Ethereum total 3. Ito mas malakas yung ano, no? Total 3, no? Medyo nagbibigay ng sign. Okay, medyo nagbibigay ng sign ng ano ang alts natin except sa Ethereum. So Ethereum medyo parang sumusunod lang sa galaw ng BTC sa ngayon. Pero yung alts excluding BTC at Ethereum, hindi kasama yung dalawa, eh medyo mas malakas, no? Medyo mas malakas. So nagpapakita ng strength ang alts sa ngayon, no? Medyo. So ganun ulit ang BTC at dito banda, ang alts natin at dito pa lang, no? So marami pang ipo-push up to, no? Balik tayong BTC. No, nasan yung range na yun? Actually, napakalayo pala, no? Ito yung ano natin, no? Parang pinaka-range natin. Pinaka-range natin to. Meron tayong break. Isa pang break dito, no? So, pwede natin ma-argue bakit ganito rin yung range niya, no? Ang ganyan din yung range. So, andi dito siya. Ang mga altcoins, mga andi dito pa lang. Or andi dito pa lang. No? So, hahabol din yung mga alts. Pero, yun nga. Kailangan natin hintayin tong type of breakout. Kung mag-breakout ba? Or baka ano, mag-reject, no? Hindi natin masasabi. Pero sa nakikita nating data sa ngayon, sa chart, medyo meron tayong sign of weakness sa long term. Sa short term, medyo hindi pa ganun kalaking sign. Kailangan natin makita itong nagkaroon tayo ng maliit na sign dito. Maliit na sign, nagkaroon tayo ng reaction to the downside. Reaction. Then, nag-push up na naman. So, magkakaroon tayo ng bigger type of bearish divergence. So, kapag in case na mag-tick down to or mag-curve down to, maku-confirm natin yung bearish divergence sa 4 hours, no? Sa daily, medyo meron na. Daily yun, medyo mabigat ang daily, pero sa shorter time frame, pwede pang mag-pump na onti pa, no? Ibig sabihin, pasok to sa possible na TA natin na hanggang 37K. No, dito sa bandang era ng 37K or kapag lumagpas pa ng medyo mas malakas pa, baka 38K pa, no? Okay. So, ano pa ba? Tingin tayo ng DXY siguro. DXY, almost walang ginagawa ang DXY. Meron to some sort of ano, no? Actually, double check lang natin para channel. Ganto kaya yung ano niyan? O baka ganito? Hindi natin masabi. O baka ganyan? O basta hindi natin masabi pero some sort of ano to, no? Mukha itong corrective move. Hindi ito mukhang impulsive na sa nakikita ko. So, punta tayo ng daily actually. Alis lang natin to. Yan. Ayun, sa daily pala natin makikita kasi yung candle closes natin nasa loob. Okay, nasa loob. So, mukha tong ano, no? Teka. Meron na ba to? Ang tanong. So, kapag nag-push down to, may possibility na ba may impulsive move tayo dito? Na meron tayong 1, 2, 3. Ito, valid pa to? 4, 5. Pero kapag lumagpas to dito, lagpas to dito sa part na to. Actually, lagpas na pala, no? So, malabo pala tong maging ano tawag dito? Impulsive to the downside sa ngayon. So, mukha pa tong corrective. Okay? So, meron tayong A, B, C, D, E potential. Or pwedeng dito pa yan. Pwedeng dito pa. Hindi natin masabi. Pero kapag ganito na
eto eh, hindi tayo, hindi pasok yung ano no, impulse dito no, hindi pasok. Kakalabasan na ito, medyo nasa corrective state pa ang BTC, I mean BTC talaga, ang DXY. Ibig sabihin, so makikita natin no, yung meron tayo si BTC na flag flag pattern na ganito no, flag pattern. Meron din tayo sa DXY, bullish flag pattern, parehas no, DXY at BTC. So sa BTC, nagkaroon tayo ng breakout. Pero yung breakout niya, actually tingnan natin, balik lang tayo saglit, kung meron ba siyang volume sa break ng flag. Tingnan natin. Hindi ganong kalaki yan tong break na ito. Kung 4 hours, medyo, meron naman ng konti. Kaso, hindi natin masabi kung strong breakout to, no? Hindi natin masabi kung may strong breakout to. So, medyo hindi nagbibigay ng confidence sa ngayon na malakas na type of breakout to. At ang kakalabasan, baka maudlot ang ano natin, ang pag-pump natin, no? At baka magkaroon tayo ng correction afterwards. So, ano pa ba? So, balik tayo ng DXY. So, ganun din naman dito, no? So, may possibility na ngayon na tayo magkakaroon ano, ng some sort of breakout dito sa descending channel natin. At ganun din, para rin siyang BTC na meron siyang flag pattern, no? Kapag nag-break to, ang problema lang yung volume nito, hindi ko makita. Sira ang volume ng ano ng DXY. So hindi natin alam kung ano mangyayari talaga. Pero nga, pwede natin ma-expect meron tayong first wave, second wave, third wave, or possible na ABC na ganun na higher targets. Siguro makabanda dito pa sa 112, 115, mga ganun. May expect natin magkakaroon na tayo ng some sort of correction sa mga riskier assets, no? Pwede tayo maka-expect ng ganun. So, ito habang mahina ang DXY, nagbibigay ng ano, nagbibigay ng some sort of go signal ang DXY para maipump ang BTC at ang S&P 500, no? Kaya yung stock market. So, titignan natin yung stock market. Nagpa-pump, no? Nagpa-pump. Kasi nagpapahinga ang DXY, no? So ito, nag-pump to. Ngayon, nasa ano tayo? Nasa some sort of resistance tayo sa S&P 500. Some sort of resistance. Meron tayong double resistance dito, no? Meron tayong diagonal at horizontal resistances. So sa ngayon, medyo nauuntog ang ano, ang price ng S&P 500. Actually, tagal ko na din nagtingin ng Nasdaq. Ganun din sa Nasdaq, no? Ang Nasdaq, mas mukhang maganda yung tsura, no? Oh, mas maganda itsura ng Nasdaq. Nagbibigay ito ng sign na 5 impulse. Meron tayong ang problema dito, yung first wave niya hindi maganda. Overlapping. So, ano kaya, anong klaseng ano kaya to? Ganto. Hindi ko makita na maayos tong ano tong Nasdaq. Pero in case na meron tayong impulse 1 dito, 2, 3, 4, may potential 5 to, no. So kakalabasan higher high dito, then corrective move, then isa namang impulse to the upside para sa Nasdaq. So ang Nasdaq, no, bullish yung itsura niya, sa S&P 500 parang hindi. Hindi ko masabi. 3 waves lang rin to, no? 1, 2, 3. So, double check nga natin. Mukha rin tong 1, 2, 3, no? 1, 2, 3. Then, etong move na to, baka yung CU. Hindi natin masasabi. Anyway, ang kailangan lang natin tandaan, ang BTC sa ngayon, medyo paparating na sa ano, sa mga area na medyo pagod na siya, no? Kailangan niya magpahinga. So ang kakalabasan, ang may expect natin dito, at some point kailangan nito magpahinga, mag-correct. Kung ano na, kung correction lang, maganda, no? Maganda para sa mga, sa long term, kasi pwede natin masabi, okay, bullish tayo, no?
Kasi kapag correction lang ang ginawa, sabi natin ganyan lang, at ayaw na niyang ibaba dito sa lower levels na to, maganda yun para sa long term labasan. Big sign of ano yun, of bull market. Okay? So, tatandaan lang natin, wag dapat tayo babagsak below dito sa, saan ba yun? Dito sa area to, no? Ito, meron tayong white line dito, no? Nalagay ko na pala last time. So, kapag sabihin natin, nag-push up tayo ng ganito, meron tayong impulse 1. Kunwari, actually, mali, no? Ito pala yung 1, 2, 3. Ito pala yung 3, no? Potential. Tapos, bumagsak tayo dito, medyo hindi magandang sign yun. Okay? So, ang kakalabasan nito, kung ganito ang impulse wave natin, 3, 4, 5, meron pa tayong kasunod na bandang 40k pa, eh possible na ganun nga ang gagawin, no? So double check lang natin, ha. So 1.618 hanggang mga 38k pa, no? So either 37k or sa 1.618 area, no, na 38k bago tayo magkaroon ng corrective move. Okay? So dalawa lang naman, no, 37k at 38k. So abangan natin tong type of correction na to. Kapag sabihin natin mga banda dito lang tayo ma-reach, then expect tayo ng correction. Okay? So ayun lang siguro, meron ba tayong ano, trading idea? Actually, masabi ko may trading idea to, no? Meron tayong 5 waves dito. So A, B, C, D yata to, no? A, B, C, D, E, pump. Meron tayong potential na, tingnan natin kung meron tayong makikita ang leading diagonal or wala. Or I mean, sorry, ending diagonal. So, may possibility of, kaso puro 3 waves to, no? Dito yung bagsak niya. ABC, 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 C, ito ba? Oh, tapos A, B, C na naman. So, may ano to, no? May parang sign of ending diagonal. Teka, hinahanap ko, baka meron tayong makita dito, eh, sa daily. Sorry, yan. So, may possibility of ending diagonal ata to. Sabihin natin, banda dyan. So, pag nakakita tayo ng some sort of rising wedge dito, baka expanding wedge pa to, no? Di natin masabi. Oh, di tayo makabo. Di tayo makabo, pero meron tayong some sort of diagonal line dito sa ilalim. Sa nakikita ko, no, sa mga waves niya dito sa smaller waves mo, atong tig 5. I mean, tig 3 pala, sorry. Tigta tatlo, except siguro dito. 1, 2, 3. Double check. Pasok pa naman to. Kaso ito rin, no? 3 lang to. Ito, pwede 5, pero ito, 3 for sure. 3 to for sure. So, ito meron na naman tayong potential tatlo na naman dito. Potential tatlo na naman dito. So, mukhang ano to, no? Ending diagonal at 3-3-3-3-3. So ibig sabihin meron tayong 1-2 3-4-5 of some sort dito. Baka dito pa yung 3-4-5. Hindi natin masasabi, pero hindi natin makita yung pattern dito sa ngayon. Kailangan makakita kasi tayo ng some sort of triangle dito, no? Actually bawal dun. Some sort of triangle. Wala pa tayong makita, no? Kailangan makakita tayo ng second pivot point dito para makabuo tayo ng pangalawang point of na paglalapagan natin ng linya, no? Kailangan natin hintayin. Oh, actually, baka meron na. Okay, last na to. Tignan lang natin, ha? So, kung dito ang E, meron tayo dito sa ilalim. Meron tayong, eto lagpas na to, no? So hindi natin masabi, no? Hindi natin masabi. Pero so far mukha siyang tigti 3 waves sa loob nito. At potentially magkakaroon tayo ng baka ano to, no? Baka
malapit yung katapusan nito, no. So ayun lang siguro, di natin makita ng maayos yung ano, no, yung fifth wave. Kasi dito sa part na to, dapat dito yung E, no. Dapat dito yung E. Ito. So pwede naman dito, or actually di pwede kasi breakout to, no. So pwede naman dito or dito, pares lang naman yon. Ang fifth wave yung problema natin, no. Kapag meron tayong 3-3-3-3-3 wave sa loob, yung tagtatatlo, highly likely na meron siyang ending structure or ending diagonal. Madalas ang itsura ng gato, itsura ng ending diagonal, ha? Na meron tayong, for example, rising wedge. Ayan, rising wedge. Meron tayong, mag-break, ano, no, meron tayong corrective move, A, B, may baliktad pala, A, B, C. Yan. Then, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dump. Nakalabasan. Tapos tigtatatlo ito, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, itong ditong part na to, hindi natin makita yung ano, no? Yung rising wedge or yung expanding wedge. Pwede rin kasi yung expanding wedge na ganito, no? Expanding wedge. Meron din tayong A, B, C dito. Ito yung fourth wave, no? Fourth wave. So, pwedeng ito yung fourth wave yan. Or A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, pump, ganun. So, sabihin natin, A, B, C, correction lang, A, B, C. Then, 1, 2, 3, 4, 5. Then, dump. At, tigti-3 waves to, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, yun. Gets rin naman, no? Tigti-3 waves. So, nakakita tayo ng tigti-3 waves dito. 3 waves, 3 waves. Ito, baka 3 waves na naman to, no? Ito, makikita nyo to, no? Itong part na to. Mukha pa tong 3 waves, pero pag nakakita tayo ng isa pang ganyan na magda-dump, then magpapampa na isa pang beses, medyo mag-iiba yung perspective natin dyan. So, well, siguro update natin, wala tayong trading idea, no? Kasi range of resistance to, no? Range of resistance to. Ang inaabangan natin dito yung 37K at ang potential na 38K, no? Sa 1.618. Kasi may possibility na pa-third wave pa lang to. At itong move na to, etong move na to, baka ito pa lang yung third wave, no? Pero possible din na baka ito na yung first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Doon din tayo babagsak afterwards, no? Hindi natin sure kung gaano kalaki, pero kapag refresher lang, kapag bumagsak tayo below dito, kaso sa ibang structure nga lang to, 1, 2, 3, tapos bumagsak tayo dito, hindi pwede mag-overlap ang 1 tsaka 4, no? So medyo kailangan natin mag-ingat doon kung babagsak, no. So abangan lang tayo. Maganda rin to, no, na medyo mabagal ang BTC. Kasi hindi rin ako makapag-update masyado, pero at some point pagkatapos ko yung mga projects ko, medyo magiging frequent ulit yung update natin, no. So ang ilang ang update natin, ingat sa trades at GG's boys.